sa DepEd, because they are part of the national government, or even sa CHED, sa higher education naman, because they're part of the government, as part of our law kasi, all government instrumentalities, kahit GOCCs, they ought to comply with all the laws regarding gender, lalo na yung pag-develop at pag-submit ng gender and development plan and budget every year, and of course, our GOD accomplishment report. Natutuwa tayo kasi marami sa mga pagkakataon no, na nai-invite rin tayo ng mga ka-partner institutions natin, they're not just inviting us or doing activities na out of compliance. Maraming pagkakataon, nakaprograma na talaga siya year in, year out. Ng mga activities natin in relation sa gender, nagsisimula sa gender sensitivity training of all their employees, for example, even their student leaders, even the parents, no, minsan na-extend pa yung pagpa-participate no, sa mga gender sensitivity trainings and other activities, even sa parents, kahit sa community partners pa, like barangay. So isa yon. Marami pang mga programa sila na hindi lang natatapos sa gender sensitivity training na every year na lang nangyayari. Kasi syempre importante na ang ating capacity building ay progressive, meaning basic and then mag-a-advance tayo. So marami tayong ka-partner institutions that they are doing that mula sa gender sensitivity training year in, year out, especially if may bagong employee, na-expand ito sa paggamit ng gender fair language. How do we integrate gender fair language? For example, in our handbooks, in our modules, in our books, in choosing books. Very important yun. That's one major concern actually in education sector, no? Ano ba yung laman ng mga libro natin? How are they phrased? Kasi marami pa rin tayong nakikita bilang ina ko ng mga batang nag-aaral din, no, both at the basic education and high school, may mga nakikita pa rin tayong mga libro or any educational material na nandun pa rin yung stereotypes. Ang nanay ay ganito, ang tatay ay ganito ang trabaho. Napakadalang pero napaka novel, pinipicture ako talaga. Every time may nakikita ako mga libro na nagpapakita ng si tatay ay ganito, si nanay ay ganyan, pero pwede rin nilang gawin ito. Nagtutulungan sila sa ganitong mga gawain. Yung ganong klase, at ang pamilya ay walang mga sinasabing ilaw ng tahanan, haligi ng tahanan. Ito yung binabanggit natin na very crucial kasi kahit very basic kasi doon siya nag-i-stem, no, yung mga stereotypes natin. Doon nag-i-stem sa mga maliliit na ganitong bagay. Akala natin wala silang o harmless sila pero nag-i-expand kasi sila. Tapos meron din tayong mga ka-partner organizations sa no, DepEd and CHED ng no, mga schools ng no, higher education na nag-i-stem pa or nag-i-expand pa yung kanilang mga programs. Tinitingnan ng syllabus or module at kung saan dito part kaya na pwede pang mas ma-expand, ma-integrate ang gender, no? Pero kahit marami ng ganyan na mga operationalization or integration, we still hope na marami pang mangyari na pagbabago kasi we still have lots of things to do. Minsan kasi marami tayong steps forward pero marami rin steps back. So we just have to make sure that our actions are being sustained and that we are really hoping for, yun nga, ma-achieve natin yung goals naman na gender equality, free from violence, at women's empowerment na society through our education sector.